The Philippines Showbiz List presents, Magkarelasyon ba sina Joshua Garcia at Bella Racelis? Sa dinami-dami ng babaeng inuunay kay Joshua nitong mga lumipas na buwan, isang pangalan ang bukod tanging hindi nawala sa listahan na magpahanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan. Ito ay walang iba kundi ang digital content creator, fashion enthusiast, lifestyle blogger at Batanggenya beauty na si 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞𝐥𝐢𝐬. Matatandaan na nagsimula ang espekulasyon tungkol sa espesyal na relasyon nina Joshua at 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞𝐥𝐢𝐬 nang mamataan silang magkasama sa isang party sa Bonifacio Global City sa Taguig noong buwan ng Agosto. Maliban niyan, ay hindi rin nakatakas sa mapang-abang na mata ng netizens ang ginawa umanong Spotify playlist si Joshua para kay 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞𝐥𝐢na may titulong Dory. Ginawa rin cover photo ng naturang playlist ang childhood photo ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞𝐥𝐢at naka-follow rin sila sa isa't isa sa music platform na ito. Dito pa lang ay marami na ang kinilig at naghinala na may espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa. Nasundan pa nga ito ng madalas na pagpapalitan nila ng komento sa Instagram na tila ba ay kilalang kilala na nila ang isa't isa. Napansin din na nakafollow si Joshua sa Instagram account ng ina ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞. Kung may particular man na Instagram post si 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 na agad na nakakuha ng pansin ng netizens ay nang ibinahagi niya ang kanyang larawan na suot ang two-piece bikini habang nakaupo sa gilid ng pool kung saan ay makikitang kasama niya ang asong si Theo. Maliban niya sa sexy back ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞, isa nga sa nakaagaw ng atensyon ay nang mag-iwan si Joshua ng komento rito kung saan binanggit niya ang pangalan ni Theo na nalikipan ng fire emoji. Agad naman na nag-reply si 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 sa komentong ito at sinabi kay Joshua na, "I know right?" kalakip ng dog face emoji. Dahil sa interaksyong ito ay agad na dumagsa ang reply sa naturang komento ni Joshua at hirit na nakikiusyosong netizens kung si Theo ba talaga ang tinutukoy ng aktor na hot base sa nilagay nitong emoji o mismong si 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 talaga. At sa sumunod pang Instagram post ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 kung saan ay ibinahagi niya ang kanyang larawan na kuha mula sa Y2K fashion getup para sa welcome party ng isang magazine, ay marami ang humanga sa kanyang classy look sa naturang event. Ngunit bukod nga riyan, isa sa muling nakatawag ng pansin ay ang komento ni Joshua kung saan ay nag-iwan lamang ito ng tropical fish at sparkles emojis. Nireplyan naman ito ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 ng simpleng dolphin emoji. Dahil sa interaksyong muli ng dalawa, ay mas lalong nabuhay ang hinalang higit pa sa pagkakaibigan ang meron sa kanila. Kasunod nga nito, ay may ilang netizens ang binalikan ang dating vlog ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 kung saan naungkat na may crush ito kay Joshua. Sa kanyang YouTube vlog noong 2019, kung saan ay nakasama ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 ang kanyang kapatid na si Alia sa ginawa nilang jojowain o totropahin challenge, ay nagpahayag ito ng admiration sa aktor, kung saan sinabi nito na si Joshua ang tipo ng lalaking boyfriend material. Paliwanag pa ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 na jojowain niya si Joshua dahil sa jowable naman daw talaga ito. Kitang-kita naman daw ang mga galawan nito na mahilig mang sorpresa. Dagdag pa niya na mukha umanong super sweet at mabait si Joshua. Joshua flexes 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 on his IG photography account. Nang sumunod na buwan ay lalo pang lumakas ang hinalang may espesyal na namamagitan kina 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 at Joshua. Ito ay matapos na i-flex ng aktor sa kanyang photography account si 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞. Mayroong separate Instagram account si Joshua kung saan ibinabahagi niya ang kanyang hilig sa photography. Madalas yung muse o subject ay mga malalapit na kaibigan at katrabaho. At sa kanyang Instagram reel noong September 6, 2022, kinuna ni Joshua si 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 na naglalakad sa garden ng isang establishment. May kalakip din yung ibang snapshots ng dalaga na black and white at colored versions. Sa kanyang caption ay tanging binanggit lamang ni Joshua ang ginamit niyang camera. Ganun pa man, ay hindi niya nakalimutang itag ang Instagram account ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 sa kanyang post. Nang araw din yon, ay nagparamdam din si Joshua nang magkomento ito sa Instagram post ni 𝐌𝐬𝐠𝐤𝐞 na hand wave emoji para sa glam up look nito mula sa nakaraang dinaluhang event. Nag-iwan din ang palaisipan ang palitan ng fish at dolphin emojis ng dalawa.
Joshua and Bella spotted holding hands while walking. Bagamat walang kinukumpirma sina Bella at Joshua tungkol sa tunay na namagitan sa kanila, ay hindi naman matapos-tapos ang pagkakaugnay nila sa isa't isa. Katunayan, sa unang linggo ng Oktubre ng 2022 ay muli na namang pinagpiyestahan ang pangalan ng dalawa. Kasunod ito ng pagkalat ng kanilang larawan sa social media kung saan ay para silang nasa isang luxury mall at bahagyang makikita ang fasad ng isang sikat at mamahaling brand. Sa nasabing larawan, pareho silang naka-mask na puti at shades. Isa pa sa tila nagpatotoong may namumuong pagkakamabutihan nga sa dalawa ay ang walang pag-aalinlangan ng mga itong mag-holding hands sa publiko. Kung pagbabasihan ang larawan, lumalabas na para bang hindi na tinatago ni Joshua at Bella ang kung anuman ang meron sa kanila at malayang inihahayag ito sa lahat. Bella Penn's birthday greeting to Joshua. Wala mang direktang kumpirmasyon mula sa dalawa, tila naging sapat naman para sa masugid ng mga taga-subaybay nina Bella at Joshua ang mga larawang na ibahagi sa social media at kanilang mga interaksyon sa isa't isa bilang patunay na higit pa nga sa pagkakaibigan ang turingan ng mga ito. At sa pagdiriwang nga ng kaarawan ni Joshua noong October 7, 2022, muling nagliwanag ang espekulasyon ng kanilang mga tagahanga nang ipost ni Bella ang ilang litrato ni Joshua sa kanyang Instagram stories. Nilakipan niya ito muli ng fish emoji. Agad din itong nireshare ni Joshua sa kanyang Instagram account. Joshua reveals he is still single. Dahil na rin sa hindi mamatay-matay na issue tungkol sa tunay na lagay na kanyang buhay pag-ibig, ay tuluyan na nga tinuldukan ni Joshua ang usaping ito. Sa YouTube vlog ni Oggy Diaz noong November 15, 2022, ay binahagi ang video clip ng interview ni Oggy kay Joshua kung saan tinatanong niya kung single ba o double na ang aktor. Mabilis naman itong tinugunan ni Joshua na single siya. Tila ba hindi na kontento si Oggy sa naging sagot ni Joshua, kaya muli siyang sumundot ang tanong na waring ang tinutukoy ay ang pagkakaugnay niya kay Bella. Dito na umiwas at natatawang sinabi ni Joshua na wag na lamang daw itong pag-usapan pa. Muli din niyang giniit na single siya, nag-iisa at wala nga raw siyang kasama sa Japan noong nakaraan. Ang tinutukoy niya ay na magdiwang siya doon ng Halloween kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Zanjo Marudo, Ria Ataide, Robbie Domingo at Maki Pineda. Ayon kay Joshua, may mga pagkakataon na naiinggit nga raw siya na parang ang sarap daw sana na may kayakap doon, pero kasama naman daw niya ang mga kaibigan niya, kaya okay lang daw kasi hindi naman daw niya naramdamang mag-isa siya doon. Joshua and Bella spends time together in Japan. Matapos na ibunyag ni Joshua noong nakaraang buwan na siya ay single o wala ni anumang karelasyon, ay marami sa netizens ang nabuhayan ng loob at natuwa dahil sa hindi pa tapos ang pila para sa puso ng aktor. Pansamantala ding nanahimik ang issue tungkol sa kanila ni Bella. Ngunit bago ang araw ng Pasko ay muling nabuhay ang ugnayan ni Bella at Joshua. Hindi nakawala sa mapagmatsyag na mata ng netizens ang muling pagsasama ng dalawa sa reunion concert ng Eraserheads noong December 22, 2022. At patotoo nga niyan ang kumalat na TikTok video na makikitang nakapatong ang dalawang kamay ni Joshua sa balikat ni Bella na parang pinoprotektahan ito sa dami ng taong nagsisiksikan sa naturang concert na mataang kasama din nilang nanood ang Kathniel. Hindi pa nga humuhupa ang usap-usapan tungkol sa kanila ay mainit na pinagpiyestahan naman ngayon sa social media sina Joshua at Bella. Humabol pa ang dalawa sa tila ba pagbibigay pasabog bago magpalit ang taon. Malaking palaisipan kasi sa mga netizen kung magkasama nga ba sina Bella at Joshua na nagbabakasyon ngayon sa Japan. Sa kanilang magkahiwalay na Instagram post noong December 28, 2022, halos magkasunod nilang ibinahagi ang kanilang mga larawang kuha sa naturang bansa. Unang nag-post si Bella ng kanyang mga larawan na nasa Shibuya, Tokyo. May simpleng caption itong Japanese character. Ngunit kung itatranslate sa English ay good afternoon. Makalipas lamang ang dalawang oras ay si Joshua naman ang nagbahagi sa kanyang Instagram account kung saan nilagyan lamang niya ito ng caption na A Day in Tokyo kalakip ng Japan flag emoji. Maliban dito, laman din ng kanilang Instagram stories ang pamamasyal nila ngunit walang direktang kumpirmasyon kung magkasama nga ba sila. Pero kung pagbabasihan ang lugar o background sa ilan nilang mga larawan, walang dudang na nasa iisang lugar lamang sila. May TikTok video din na ibahagi ang isang netizen bilang pagkukumpirma na magkasama nga ang dalawa sa Japan.
Dahil nga rito ay bumuhos ang mga tanong sa comment section ng post si Joshua mula sa kanyang mga tagahanga. May netizens pa ang naghamon sa kanya na kung matapang ang aktor ay ipost nito ang kanyang kasama sa Japan na pinaniniwalaan niya ng karamihan na si Bella. Nagawa pa magbiro at mag-request ng isang netizen na gusto nilang gumawa si Joshua ng Instagram official post para kay Bella. Wala mang pag-amin mula kina Joshua at Bella ay marami sa mga taga-subaybay ng dalawa ang natutuwa sa tila ba unti-unti nilang pagsasapubliko na kung ano mang namamagiging sa kanila. Mababakas din na tila welcome si Joshua sa pamilya ni Bella na bagamat walang larawang nagkukumpirma nito sapat na nakasama ito sa naturang bakasyon. Kung pagbabasihan kasi ang ilang Instagram stories ni Bella, kitang-kita nakasama niya ang buong pamilya sa Japan at kung totoo ngang naroon si Joshua na mahirap itangging wala, sapat na ito upang pagdudahang lagpas na sa pagiging magkaibigan ang dalawa. Komento pa ng ibang netizens na kung sakaling may relasyon nga ang mga ito, tsak na may sapat na dahilan kung bakit mas minabuti muna nilang wag lantaran itong isa publiko na hindi kailang baka maka-apekto ito sa showbiz career ni Joshua. Tsak na may sapat na dahilan kung bakit mas minabuti muna nilang wag lantaran itong isa publiko na hindi kailang baka maka-apekto ito sa showbiz career ni Joshua. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!